Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome po muli sa atin pong YouTube channel. Ako po muli si Sir Gani or si Sir Isagani. At ngayong araw po nito ay malalaman po natin kung paano po ba gumawa or kung paano po ba mag-create ng e-signature po gamit ang Microsoft Word or ang Microsoft PowerPoint presentation. Okay po, so yan po ang ating pagtutuunan ng aral ngayong araw na ito po. So una po na gagawin po natin ay kailangan nakabukas na po mismo yung ating Microsoft Word o yung mismo Microsoft PowerPoint po natin. So uunahin muna po natin yung Microsoft Word po. So bakit po ba tayo gumagawa ng e-signature po? So knowing po na ngayon po ay nasa new normal po tayo, mostly po ng ating pong ginagawang mga files ay through online, or sabihin nga po natin, sinasend natin yung mga files natin through online. And dahil hindi po natin, hindi tayo makakapag-sign ng halimbawa po ng face-to-face ng mismong pirma, so kailangan po natin ng ating e-signature or electronic signature. So may mga pagkakataon po na tayo po ay napipicture ng signature po natin, pero hindi po natin siya na-edit na parang mismong pirma na lang po natin. So parang picture pa rin po siya at may background pa rin po siya na kung saan hindi po kaaya-ayon tignan sa atin pong mga files na sinasubmit. So ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po ba ito mapapaganda na wala po itong background na magiging professional na tignan po ang inyo pong e-signature or electronic signature. So umpisahan po muna natin dito po sa Microsoft Word. So ano po ba ang una po natin gagawin? Una po, siguraduhin po na kayo po ay may picture po mismo ng inyo pong pirma. So gamit po ang bond paper, so gawin niyo po doon yung mismong pirma po ninyo, then take a picture of it. Then ito po yung ipipaste po natin sa loob po ng ating Microsoft Word or Microsoft PowerPoint. So dito muna po tayo sa Word. So hanapin na po natin yung picture na in-upload po natin. Siguraduhin po natin na nakasave na po siya dito sa ating pong laptop. Okay, so click po natin ito pong insert. Okay po, sa taas. Insert tab po. And click po natin ito pong picture. Then choose lang po natin or click po natin yung this device. Po, click po natin yan. Then, hahanapin po natin yung mismong picture na ng ating signature po. Okay? So, hahanapin ko. Halimbawa, ito po sa akin. So, click insert lang po. Okay. So, ito na po yung akin pong picture. Okay po? So, ito, para po sa kalaman ng lahat, ito po hindi ko po mismo pirma. So, gawa-gawa ko lang po itong pirma. Yan. So, para po sa, tawag dito po, personal information ko po kasi to or personal na pirma, kaya hindi ko po ginamit yung mismong personal ko pong pirma. So ito po ay fake lang po na pirma ko po. Ayan. So kung mapapansin niyo po, no, meron po siyang background na gray at gusto po natin yung mismong pirma lang po natin yung makikita natin. So ang gagawin muna po muna natin, so second step po natin ay i-click po natin it. So i-click po natin itong picture, make sure po nalalabas po itong picture format or format po na tab. Then sa baba po nito, hanapin po natin ito pong wrap text. So ito pong wrap text ay alamin po natin kung ito po pang picture natin, yung object po ba natin na sinelect, ay gusto po ba natin na naka-embossed, medyo nasa likod ng text, nasa gitna ng text or what. So ito po yung purpose po ng wrap text. So ang gagawin po natin, i-front po natin yung mismong picture po natin sa text, in front of text po. So click po natin itong wrap text po. And choose lang po natin ito pong in front of text. Okay po? Ayan. So mapapansin nyo po, nasa harapan na siya. Ayan, pwede po natin siyang ipalitan. So nasa harapan po siya ng mismong text po. So pwede rin naman po natin piliin po ang behind text. Ayan, so nasa likod naman po siya. So kahit saan po dyan sa dalawa na yan. Okay po? So palitin na po natin siya. So pwede po natin siyang i-crop para po sakto lang po yung mismong height ng pirma po natin. So click po natin tong crop po dito sa may taas. Okay po. So i-crop po natin siya. Okay. So once na ma-crop po natin siya, click lang po tayo dito sa gilid para ma-save. So okay na po siya. Then i-drag lang po natin siya dito sa may taas ng ating pangalan po.
And palitan po natin. Okay. So, yung ilang ginagawa po natin, dahil hindi po natin makuha yung technique kung paano ba makuha lang yung mismong pirma, so ang ginagawa po natin sa mga papers po natin or files natin, ganito na lang po siya na parang pinapatong na lang natin yung mismong picture kahit may background, which is hindi po siya magandang tingnan. So, paano na po natin siya matatanggalan ng background po? So, click lang po ulit natin po itong picture and click po natin ito pong picture format or format po. Okay? Then, ang gagawin po natin, dito po sa my left side po, may pagpipilian po dito which is correction, color, artistic effects, and transparency. So, click po natin ito pong color. Yan. And dito po sa may pinakababa, meron po nakasulat dito na set transparent color. So, click po natin yung set transparent color. And meron po ditong parang lalabas na parang ito po, parang ball pen or lapis po. So, i-click lang po natin yung gray part or yung background part ng ating picture po. So, i-click po natin siya doon. At ayan. So, mapapansin niyo po na wala po yung background because we set this picture in transparent color po. Okay, so, ayan na po siya. So, kung mapapansin niyo po, isa na po siyang PNG picture. So, pag sinabi natin PNG picture, hindi na siya, wala na po siyang background. Okay? Kaso nga lang po, kung mapapansin niyo po, masyado po siyang malabo. So, kung gusto niyo po siyang patingkarin, punta lang po ulit tayo dun sa color. And piliin po natin dito under recolor po na pagpipilian, piliin po natin ito pong black and white 50% para medyo tumingkad po ng konti yung ating pong pirma. So, click po natin to. Ayan. So, mapapansin nyo po medyo tumingkad-tingkad na po yung ating pong pirma at pwede nyo na po siyang i-drag or kung gaano po kalaki yung pirma na gusto nyo po dyan. So, pwede nyo po siyang i-set po dito. Okay, so kung mapapansin niyo po, okay na po siya. Ngayon po, para hindi po tayo paulit-ulit ng proseso na ganito yung gagawin po natin na graka-gray tapos at isa transparent color, pwede po nating i-save yung mismong picture po na to na maging picture mismo na nakaganito na po siya, naka-PNG na wala na po siyang background. Paano po ito? So, pindutin lang po or click po natin ulit ito pong picture ng signature po natin and right-click po tayo. Okay, then dito po sa pagpipilian, click po natin ito pong save as picture po. So, click po natin yan. Okay, so papangalanan po natin ito pong picture po natin. So, click po natin, i-type po natin halimbawa my e-signature. Okay po. Then, yan po yung file name po natin. Dito naman po sa my save as type naman po instead of JPEG. Pag sinabi po kapag JPEG po kasi yung format na ginawa po natin dito sa e-signature po natin, masisave po siya, nakita pa rin po yung background. So, isa-set po natin yung type po ng picture natin as PNG po. So, click lang po natin ito po. And hanapin po natin itong Portable Network Graphics or yung tinatawag nga po natin PNG. So, click lang po natin yan. And i-save niyo po siya sa file ng folder na gusto niyo po siyang i-save. So ako po, pipiliin ko po yung download. Pwede rin naman po sa desktop. Kayo po bahala po. Ako po sa download na lang po ako maglalagay. So kung okay na po, click niyo na po itong save. Okay? So ngayon po, sa Microsoft Word po natin, meron na po tayong electronic signature po. So yun lang po yung proseso kung paano po tayo makakreate ng ating pong e-signature. So, tingnan po natin dun sa download po kung talaga bang naka-PNG na po siya. So, tingnan po natin. So, click lang po natin yung mismong folder ng download po. Okay? So, click po natin ito pong file explorer po natin or file folder po natin. So, medyo nag... Ayan, naghahang lang po siya. So, nagdalawang bukas na siya. Okay, punta po ako sa downloads. Okay. Okay, so kung mapapansin niyo po, ito na po yung aking signature po. So kapag clinic ko po ito, tingnan po natin kung ano po itsura po ng mismong pirma po natin na to. Okay po, tingnan po natin.
Okay, tingnan po natin. So, tingnan po kung may background pa rin po kaya siya na nasa likod po niya or ito po ay mananatili lang po na itim lang po na pirma po natin. And so, medyo naglo-loading pa po yung picture. So, tingnan po natin. Medyo naglo-loading po yung picture natin. Or baka ito na mismo yung picture natin. So, kung hindi niyo po masyado siyang nakikita, kung hindi po ako nagkakamali, yung mismong PNG picture po kasi na to ay nakaitim po siya. Kaya hindi po natin siya makikita na, hindi pa natin siya makikita na yun po yung pirma natin kasi nga po, black po yung mismong tinta and naka-transparent na po yung likod. So, titingnan po natin siya sa word po natin kung yun po ba ay gumagana po or hindi. Ayan, so sorry po. So ito na po yung ating pong e-signature po. So mapapansin niyo po, wala na po yung background na gray po. So pure na lang po siya na pirma po natin. Okay? So try naman po natin sa Microsoft PowerPoint naman po. So same lang din naman po yung procedure na gagawin po natin. So i-click lang po ulit natin yung insert. Kung halimbawa dito po kayo sa Microsoft PowerPoint unang mag-uumpisa po mag-edit. So pwede naman po siya dito. So click nyo lang po yung mismong insert po. Ayan, medyo nagre-respond po yung aking PowerPoint presentation. Medyo nabigla po siguro nang i-click ko po. Ayan. So click ko lang po yung picture. And click ko lang po yung this device. And pipiliin ko po ulit yung raw picture ko po ng aking e-signature, yung may gray na background po. So, titingnan po ulit natin dito kung paano po yung proseso po ng paggagawa po natin. Okay po. Okay, so punta lang po ako sa downloads nung una kong picture ito. So, click ko lang po yung picture na yon. And yan. So, lalabas po ulit ito. So, anong gagawin po ulit natin? Click lang po natin yung picture format. Picture format. And ayan. So, dito po sa atin pong Microsoft PowerPoint po, wala po tayong wrap text. So, ang gagawin lang po natin ay ito na po mismo yung picture na yon. So, ipapalitan na lang po natin siya. And ipapatong na lang po natin dito. So, ika-crop din po natin siya yung sakto lang po sa mismong size ng picture po natin. So, wala na pong wrap text dito po kasi pure picture na po siya at nakaangat naman po siya sa ating pong pangalan. So, or sa text mismo po. So, crop na po natin. So, kung mapapansin niyo po, ayan. So, iaangat po natin siya dito. So, minsan po diba, gumagawa po tayo ng PowerPoint, rather ng certificate, gamit po ang PowerPoint presentation po. So, ngayon, ganito po ang mangyayari kung hindi po natin tatanggalin yung background na gray. So, para matanggal po ito, again, punta po, click po natin ulit tong picture and i-click po natin ito pong color. And dito po sa color, click po natin yung set transparent color at i-click po natin yung gray part ng ating pong picture. And mawawala na po yung mismong gray part po. At para patingkarin naman po ito, so punta po ulit tayo dito sa color. And under po ng recolor, i-click po natin ito pong black and white na 50%. At yan na po, medyo matingkad na po yung ating pong kulay. So ito na po yung ating pong picture. So pwede nyo rin po siya ulit i-save. So i-right click po natin ito. Sorry po. Right click nyo lang po yung mismong picture po and i-click nyo lang po yung save as picture po. So when you click the save as picture po, so pwede nyo na pong pangalanan, kunyari po my e-signature. To. Kasi po may e-signature na po ako kanina. So, pwede ko na pong i-click pong ito pong save as type po na PNG or Portable Network Graphic Format. And, pwede lang po tayo ng saan po natin may upload ito pong picture. So, dito po sa download. So, click po natin po yung save.
So, pag na-save na po natin, so nandun na po yung sa download po natin. So, pwede na po natin gamitin yung mga signature po natin na yon na nawala na pong background na gray kung saan pong gagamitin po natin file. Okay? So, copy nyo lang po yung picture na yon, then ilalagay nyo lang po siya doon. So, I hope po nakatulong po ito pong video tutorial po sa inyo na ito. At kung nagustuhan at na nakatulong po sa inyo ito pong video na to, don't forget po to subscribe and click the notification bell po para updated po kayo sa mga new uploaded videos ko po at para matulungan ko din po kayo. So again, maaari nyo rin po itong i-share sa inyo po mga kaibigan para po matulungan po natin sila kung paano po gumawa ng e-signature po. So maraming salamat po at sana po may natutunan po kayo. Salamat po. Bye-bye po. Thank you.